guys, welcome back to my channel again. Now, ipapakita ko sa inyo ngayon ang ating content ay panic buying. So, nandito tayo ngayon sa market Wan Chai. So, ito guys, close na siya. So, ito yung Market. So, ayan guys, lahat na maraming mga nagpo-close ng establishmento, mga bilihan, at marami na dati, punong-puno. Ang dami ng mga shops, ang masara. Yung bilihan ng fish, bilihan ng karne ng paha, close na guys. So, ito yung pinipilahan nila guys, bumibili sila ng itlog. Ayan ang pinipilahan nila ngayon guys, dahil sa panic buying, itlog naman ang siguradong ipupundo nilang pagkain nila. So, ganito na guys, kalinis ang palengke ng Wan Chai. So, dito dati, sigurado dito guys, may nag-positive na dyan, kaya nag-close na yung shop nila. Kasi lahat ng mga nag-close na establishment or shop guys, sigurado may nag-positive sa kanila. So, ayan, nag-close na sila, magbebenta ng isda. Dito kami bumibili ng tilapia, wala na guys. So, wala na rin kaanong tao na dati siksikan dito, hindi ka makalakad ng diretso. So, ang mahal na rin guys ang mga bilihin. Sobrang mahal na yung mga bilihin guys. So, bibili tayo ng gulay. Ayan, patakta. Nakakatakot yung makikipagsiksikan dito guys kasi talagang kalat na yung mga virus. Nakakatakot talaga. Hindi ko rin alam kung ano ang bilhin ko guys kasi hindi ko na rin alam ang bilhin ko. Ayan. So, ang dami ng nasara. Ito rin yung bilhin. Araw pa nagsara. Sigurado ito guys. Guys. So marami na rin shop ang nagsara. Ang nakakaloka guys. Ang daming mga Chinese na talagang bumibili ng maraming food. Ayan. Sobrang clear na dito. Dati-dati traffic palagi dito. Ngayon clear na. Bili muna tayo ng gulay guys. Dito hindi masyado maraming tao. Sarado na rin. Ayan. Sarado na. Marami ng palengke guys na nagsara. Sa Kennedy Town Market, nagsara na rin. Ganito na po ang palengke. So ayan, ang dami nang nag-close guys. Hindi ko rin alam anong bibilhin ko. So dito, bilihan ng mga karne. Ayan, ang dami nang nag-close. Ayan, ang dami nang nag-close guys. So, along Wan Chai Market, sa kabila naman ito. So, ang dami nang nag-close. Ewan ko, magsasara na lahat yata. Pero, sa nabasa kong news, latest news ngayong araw, wala pang confirmation na magla-lockdown na nga. Kaya lang, yung mga tao nga, nagpa-panic buying na sila. At marami na rin nag-close ng shop. Alam nyo naman ang mga Hong Kong guys. Napaka-seryoso nila sa buhay. Tapos sila na walang makain. Ayan. Ay, close na lahat dito guys. Close na lahat dito. Sa kabila lang, kainan, ang hindi close. Pero yung shop na nagtitinda, close na. So, ang dami pa naman guys, tingnan nyo. Ang daming mga stock pa sila. Marami pa silang stock, kaya huwag pa yung galala. Ayan o, marami pang stock. Naku po. Ganito kasi sa Hong Kong guys, napakaseryoso nila sa buhay. Talagang tapos sila na wala silang makain. Ito ngayon tayo sa usual space sa Wan Chai Patin. So ito pagpakita ko sa inyo ang daming mga shelves na wala ng ganito sila ka-worry na may maglalaktan. Grabe. Ang ano guys, ang linis-linis ng mga shelves dito. Sobra. Tapos ang mamahal na ng mga bilihin. Tingnan niyo yung binibili ko na dati. Binibili ko lang siya guys ng tag 35. Ngayon, doble na ang price. Are you all my personal?
naman. So yan guys, yung sa balita, nag-alala na sila masyado na magla-lockdown. Kaya ayan, ubos. Ubos ang laman ng shelves. Grabe guys, napapaano nila. Nagpanik lahat na sila. Ay grabe, ang mamahal na rin ang mga bilihin. Wala na, hindi na tayo makabili ng mura. Expensive lah, double, triple price. Oh no. Oh, walang isang daan talaga yan. Ngayon, ang mahal na guys. Oh my goodness. Hong Kong, Hong Kong. Ang mamahal na guys. Wala nang natira. Ayan yan guys. Sobrang linis na yung ano, shelves. Ang mamahal na ng presyo. Ubos na rin. Wow. Okay, so tingnan natin kung may mabili tayong prutas. Ang sabi naman ni Carrie lang guys, tinitingnan nila yung sitwasyon na maybe in the future magla-lockdown sila kasi kailangan na mag-vaccine lahat ng mga tao. So ayan, kahit gatas. Ay, grabe, ubos. Ubos talaga guys. Kahit yung mga gatas, ubos. Are you all my personal dreams? This is how people in Hong Kong are doing. Kasi sobrang kalala nila na wala silang baka naman sa susunod dito guys, wala na akong mahal. Kasi ito lang natin. Ito lang natin. Baka good for 2 weeks. Mga ready-made na food. Yan yung mga ready-made na food na ipapainit lang nila. Grabe, ubos. Oh my god. Kasi kahit ito ah, ubos. Ito yung pinapainit lang. Ay, grabe. Ano yung pinabili ka rin ng among mote? Ay, no, pareho tayo, food allowance din. Kaya ang dami mo naman binili din. Ayan si ate, nag-panic buying din siya. Akala ko sa amo mo. Oh, saan ka dito? Ay, magazine ka. Ano si Oo. So, sige po, ayan, oh, ubos din. Ano to, mga yogurt. Ayan si ate, siya rin, namili din siya ng food niya kasi food allowance siya katulad ko. Alam niyo guys, sa totoo lang, kung kailan naging seryoso yung virus dito sa Hong Kong, ang Omicron virus. Tsaka naman ako guys, parang craving kung ano-ano yung gusto kong bilhin, ano-ano yung gusto kong kainin. Grabe, katulad niyan, parang gusto kong bumili ng, oh my god, ang sale siya. Bili tayo ng isa guys, 41.90 lang. 90 na lang siya, nag-sale siya. Sale, Grand Cookies and Cream. Wow! Yummy! Makabili nga rin ito guys. Nag-sale siya eh. Try kong bumili ng tissue guys. Hawak-hawak ko talaga yung alcohol.
Kasi tuwing hinahawakan ko bag, minimake sure ko kasi na yung kamay ko is inaalkoholan ko agad. Kasi mahirap na, kailangan natin na protektahan ng ating sarili. So, kailangan ko lang bumili guys ng tissue namin. Sa ano naman, sa mga noodles, mga pasta. Oh my goodness, ubos. Grabe. Ako talaga hindi ko alam kung ano talaga ang bibiling ko. Ano ba nangyayari sa mundo? Ano lahat guys, yung mga delivery. Ayan, ang dami-daming delivery. So, ganito karami yung delivery guys. Dili-deliver nila yan. Ewan ko lang, baka wala na akong mabiling tissue. Oh my goodness. Mapapagod ang mga maglalagay ng pagka, ng mga display. Ay, ano? Asan na ba na yung tissue? Mabiling tissue paper. Ayun, meron pa. Are you all my personal guys? Meron pa mabiling tissue. Ay, salamat. Wala ng kitchen towel guys, hindi na ako makakita ng kitchen towel. Ubos na yata. Ubos na guys. Wala na, hindi na talaga ako makakita ng kitchen towel. Kadami ang mga binibili nila. Ganyan karami